kaya Clara habang binabasa ang mga sulat na ipinadala ng kanyang minamahal na si Crisostomo Ibarra noon. Anak ko, hindi ka ba nagsasawang basahin ang mga sulat ni Crisostomo Ibarra? Hindi po, Apa. Pwede po akong mamuhay araw-araw na ito lamang aking binabasa. Para itong isang tinapay, binubusog nito ang aking puso't kaluluwa. Kailan kaya siya babalik ulit? Mababigla, may ibabalita ako. Ano yun, Ama? Si Ibarra, babalik na siya sa Pilipinas. Talaga po? Ang puso ko'y nagagalak, Ama. Masayang-masaya talaga ako. Mas masaya pa sa mga ibong nagsisikantahan tuwing umaga. Kailan kaya siya darating? Sa susunod na linggo, maghahanda ako ng salo-salo sa kanyang pagbabalik. Anak, huwag ka nang malungkot. Hindi po, Ama. Ako lang po'y nagagalak. Nakapag-antay nga po ako ng itong taon, itong araw pa kaya. Ako'y masaya sa iyo. Salamat, Ama. Sa isang salo-salo na inihanda ni Kapitan Tiago para kay Ibarra, nakatayo sina Padre Damaso at Padre Salvi at nag-uusap. At pinatunayan lang nila sa aking 20 taon ng pagsisilbi sa bayan ng San Diego. Makasalanan sila at hindi man lang sila marunong mangumpisal. Padre Damaso, tayo ay nasa bahay ng isang Indio. Ano naman ngayon? Talaga naman mga mangmang sila. Magandang gabi sa inyo. Tawahan ka ng Diyos. Magandang gabi, Kapitan. Ikinagagala kong pinakilala ang anak ng aking kaibigan, si Crisostomo Ibarra. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi. Magandang gabi. Ah, Padre Damaso, isang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ako bingi. Narinig ko ang iyong mga sinabi. Pero nagkamali ka. Hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Ah, pamanhin po. Ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra? Hindi po kayo nagkakamali. Maligayang pagbabalik galing sa Europa. Naging kaibigan ko ang iyong ama. Tama na muna ang usapan dahil ang pagkain ay nakahanda na sa lamisa. Ano ba naman ito si Kapitan Tiago? Hindi mo lang ako pinakilala sa magandang babae. Magandang gabi sa iyo, Binibini. Ako pala si Crisostomo Ibarra. Ganyan ba ang patrato sa isang mistizang katulad ko? Hindi naman ako bulag. Sa katunayan, mas magino pa aking mata. Nilagmamasdan ko lang ang kulot ng buhok. Alam kong maganda ako, pero hindi ibig sabihin na pwede mo nang binyagan ang mamahalin kong saya. Ikaw ang mas malapit sa pamilyang Santiago. Sige na, dito ka na umupo at huwag ka nang mahiya. Pero ikaw ang patwi sa lugar na ito. Ay, umalis ka na nga at ako na ang uupo dito. Kailan ka ba pupunta sa Europa, Senyor? Ito upong taong nakakaraan. Nakalimutan mo na siguro ang tungkol sa ating bansa. Sa totoo lang, lagi kong iniisip ang Pilipinas. Pero parang ako yata ang kalimutan ng bansa nito. Ilang buwan ako hindi nakatanggap ng balita. Hindi ko tuloy alam kung paano namatay ang ama ko. Ano naman ang pinakamagandang lugar na napuntahan mo na? Pinag-aralan ko ang bawat bansa. At nalaman kong may pagkapareho ang tema ng kabuhayan, politiko at reliyon. At nalaman kong ang kalayaan o ang pagkalipin ng isang bansa ay nagdudulot ng paghihikaos. Iyan lang nalaman mo. Sinayang mo lang yung pera sa pagpunta sa walang kwentang bansa. Kahit na bata na itatanong mo, ay malalaman din nila iyan. Mauuna na po ako at kakarating ko lang. Meron akong bagay na kailangan asikasuhin. Hindi ako papayag. Malapit nang dumating si Maria Clara. Pupuntahan ko po siya bukas. Pakisabi na lang po sa kanya. Nakita niyo ba iyon? Nakita niyo? Ganyan kabastos ang makukuha niyo kapag nag-aral kayo sa Europa. Kung hawak ko lang ang gobyerno, ipagbabawal ko ang pumunta doon. Naglalakad si Ibarra sa isang kalye at pinagmamasdan niya ang mga paligid. Hi, itong taon akong nawala pero parang wala man lang nagbago dito. Wala man lang nagsabi sa'yo na sa bilangguan siya namatay. Sino ang namatay sa bilangguan? Ang iyong ama. Ano? Anong sinabi mo? Inaasar niyo ba ako? Kilala niyo ba ang ama ko? Kilala niyo ba ako?
Hindi ba nasabi mo kanina ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra? Kahit marangal ang iyong ama, nagkaroon din siya ng mga kaaway. Meron isang altilerong humahabol sa mga batang nag-aasar sa kanya. Kamalasan, nakialam ang iyong ama. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Nakikiramay ang buhay. Sa sumunod na araw, nagkita muli si Ibarra at Maria Clara. Ito ang una nilang pagsasama simula noong nakabalik siya sa Pilipinas. Crisostomo, aking iniirogs, na dinami-rami ba ng babae na yung nakilala sa ibang bansa? Hindi mo ba ako nakalimutan? Aking iniirog, magkakalimutan ba kita? Wala akong kapangyarihan na ito hindi isipin. Lagi din kitang naiisip, mahal ko. Kahit naipilit ko na alisin ka sa aking isip at hindi ko magawa. Naalala mo nung isang araw na nagalit ka sa akin? Noong inihatid mo ko sa amin pa uwi, nilagyan ko rin ng dahon ng iyong ulo. Kaya natuwa ka nun at nagpasalamat. Kaya ayun, nagbati tayo ulit. May papakita ako sa'yo. Ano yun? Sa simenteryo ng San Diego, may isang lalaking humuhukay. Lalapit si Ibarra at ang kanyang alalay. Tuntod ng iyong ama sa malaking po, senyor. Naalala ko, dito iyon, pero nasira na ang lupa. Nasaan ang puntod na may matang krus? Ah! Iyong krus na sinunog ko? Sinunog? Bakit? Inutos ng iyon ng padre. Ipapakita mo naman siguro sa amin ang puntod, di ba? Huwag kang magalit, senyor. Hindi ko iyon inilibing sa sementeryo ng Incheg. Buti na lang at hindi mo yung ginawa. Mulan kasi noon, senyor, kaya itinapon ko na lang sa ilog. Ano? Napakalaki mong inutil! Paano mo yung nagawa sa aking ama? Walang hiya ka! Paano mo yung ginawa sa aking ama? Bitiwan-luan mo ako! Hindi ako nagpakulong sa kanya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pinahukay mo siya at inilipat sa ibang simenteryo. Kung hindi ikaw, sino? Walang iba kundi si Padre Damaso. Sa isang simpleng bahay, kumakanta si Sisa habang hinihintay ang mga anak. Kapag malaki na ako, hihiling ako kay Ibarra ng lupa. Pag-aaralan din natin si Crispin sa Maynila. Aamon tayo, inay! Oo, anay! Umasok si Sisa sa simbahan. May dalang basket ng mga gulay. Saan ko ito pwede ilagay? Kahit saan. Andito ba si Crispin? Nandito siya kanina, pero lumaka siya kasama ang kanyang mga inakaw. Papunta na siguro sa bahay niyo ang mga kwarta. Hanapin mo nga yung anak mo, palibhasa kasi barubado yung ama. Huwag kang umiyak dito, doon ka sa labas. Sabihin mo ang totoo at kung hindi, itatali ka namin sa puno at babarilin ka namin. Ikaw ang ina ng mga magnanakaw. Ina ng mga magnanakaw? Nasaan na ang mga ninakaw ng mga anak mo kagabi? Hindi ang magnanakaw ang mga anak ko. Kahit nagugutom sila, hindi sila nagnanakaw. Hindi pwede mahirap kami ay kami na yung palaging magbibintangan niyo. Hindi lahat ang ma-
Nakasakay sa bangka sina Ibarra, Maria Clara at Elias. Nangingisda si Ibarra at nagmamaniho si Elias. Nakaupo lang si Maria Clara at pinaglalaruan ang tubig. Maya'y nagpipiknik sina Ibarra, Maria Clara, Teniente Guevara at Padre Salve at nakaalis na si Elias. Kumain lang po kayo, Teniente at Padre Salve. Maraming salamat at dumating kayo. Tinanggap niyo aking alok at kumain sa maliit na salo-salo. Ibarra, nalaman mo na ba yung tungkol sa umatake kay Padre Damas o kapon? Sinong kriminal? Nung umatake kay Padre Damas o kahapon. Inatake si Padre Damas eh? Si Elias na nagmamaneho ng bangka natin kanina. Kasama niyo siya kanina. Malaking katangahan ang ginawa niyo. Hindi ko akalang isa pa ng kriminal yung kasama namin kanina. Mukha kasi madali. Mabuntit, hindi kayo nasaktan. Si Isang pangalan niya, di ba? Pagkainin natin siya. Yan yung ina ng mga lalaking pinagbibintangan ng magnanakaw. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya nakikita ang kanyang mga anak. Kawawa naman siya. Sige, Crisostomo, sasamahan ko ng aking mga kaibigan. Maliligo na din ako. Sige, mahal ko. Maligo ka na mabuti. Maiwan ko muna sa'yo. Sige. Mauna na rin ako. Namatay si Ibarra pero salamat kay Elias dahil hindi iyon nangyari. Umuwi siya ng bahay at nagbihis. Nung tapos na siya'y nagbihis, lumapit ang kanyang mga alalay. Niligtas mo ang buhay ko. Pero kalahati pa lang ng utang ko ang nabayaran ko. Hindi ka na dapat magpasalamat. May pagagawa ako sa iyo. Sige, magsalita ka. Huwag mong sasabihin sa iba ang tungkol sa sasabihin ko sa iyo ngayon. Huwag kang mag-alala anak kung gusto ka nilang ulitin pero hindi kita ipapahuli. Hindi ko iniisip ang sarili ko. Ang iniisip ko ay ikaw. Anong ibig mong sabihin? May nakaraan ka. Ang iyong lolo at ama ay may mga kaaway. Alam mo ang kaaway ng ama ko? Mayroon akong nalalaman na isa. Huwag mong kakalimutan ang sinabi ko sa iyo. Iligtas mo ang iyong sarili para sa ating bansa. Mag-ingat ka, Elias. Magkita tayo ulit. Kailan tayo ulit magkikita, Elias? Kung kailan mo gusto, kung kailangan mo ako, nandito lang ako para sa iyo. Ililigtas kita kahit ikamatay ko pa. Nandito ako sa iyo, Elias. Nag-uusap sina Ibarra, Maria Clara, Teniente Guevara, Padre Salve, at Doña Victorina. Maitatawag niyo bang trabaho ang isang pagsisermon? Abay, oo naman. Paano mo naman nasabi? Hindi niyo ba napapansin si Padre Damaso? Kapag siya'y sumisigaw at nagdadabog, siya'y tumataba. May pinag-uusapan ba kayo kanina? Sige, ituloy niyo. Nabanggit lang kasi ni Senyor Ibarra ang pagpapatayo niya ng paaralan noon. Ah, tungkol pala dyan, wala akong alam sa arkitektura. Kapag paaralan kasi ang pinag-uusapan, dapat may eksperto. Eksperto? Wala na bang mas tatanga sa mga Indyo? Hindi nga nila alam magtayo ng apat na dinding at bubong. Mahal ko, ang ganda mo talaga. Salamat, mahal ko. Ang ganda ko ay parang between, walang kupas ang mundo. Alam mo kasi, ang mga Indyo, kapag
May napag-aralan sila, meron silang titulo. Pero pupunta pa rin sila sa Europa para sayangin ang pera. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Sila'y namatay sa bilanggawan at sila. Mahal ko! Mahal ko! Senyor Ibarra! Huwag mo itong gawin, mahal ko! Dahil sa nangyaring gulo sa pagitan ni Ibarra at Padre Damaso, hindi na natuloy ang pagpapatayo ni Ibarra ng paaralan at nakapagpa siya si Kapitan Tiago na iurang ang kasal ni Ibarra at Maria Clara. Para magkaroon tayo ng kapayapaan, ititigil ko na ang kasal ninyo ni Senyor Ibarra. Ama, huwag niyo po itong gawin sa akin. Mahal na mahal ko po si Crisostomo. Hindi na magbabago ang aking pasya. Huwag ka mag-alala, anak. Ikakasal ka pa rin. Ama! Gusto kong pakasalan mo pinsan ng ating bayaw na pamangkin ni Don Tiburcio de Espada o si Alfonso Linares. Padre Damaso, bakit nag-iinarte ka? Napakaswerte mo nga dahil pumayag ang pamangkin kong pakasalan na isang katulad mo hindi man lang natumbasan ng aking ganda, Doña Victorina! Ikaw, babae ka, huwag mong tanggihan si Linares kung ayaw mo na gulo! Maria Clara, iha, siya ang gusto kong pakasalan mo. Tumigil kayong lahat! Anong karapat kayong diktahan ang puso ko? Nilikha ng mga aking puso para kay Crisostomo lamang. Si Crisostomo lamang at wala nang iba. Sinisigawan mo ba kami? Oo! Kaya sumusobra na kayo! Hindi mo naman pinapahalagahan ang gusto ng aking puso! Napakabastos mo ang babae ka! Sana ako na lang yung pinarosahan at hindi lang ang anak ko. Walang hiya ka! Paano mo yung nagawa sa akin?